Tayo mag-chika. On the way na ako sa boarding gate. So, our boarding gate is at gate 108. And, ang flight ay 5:40. It's now 4:50. I'm usually very early. First time lang yan. Actually, tinatawag na sinusundo na nga ako dun sa ano. Sa pila, sa final security check. Mamaya yung kwento. Later tayo magkwento. Okay. So, we're back in the airport. Good afternoon, everyone. So, today is July 15 and it's actually 5 in the afternoon. We are going to Hong Kong. And Macau. So for this trip, naka-Cathay Pacific tayo. So medyo lumevel up ng konti yung ano natin, yung airline natin. Although medyo may mga story time tayo mamaya na not so pleasant experience with Cathay Pacific. It's my first time and medyo not so pleasant yung naging experience kasi mamaya ako na nagkukwento. 2 weeks ago, nasa Taiwan nga tayo, di ba? Kaso parang, ano, pagod na pagod ako doon sa travel kong yun na parang hindi ko talaga siya masyado na-enjoy compared to my other travels. And, siguro kasi dahil sobrang init. So, sobrang init, tapos pagod na pagod ka, and then hindi ako nakatulog ng maayos, and then the next day, laboy na naman. So, yung pagod mo from the previous day, hindi pa siya nag-wear off. Eto na naman, mapapagod ka na naman. So, ang daming kwento nung ano na yun, ng Taiwan na yun. Kung napanood nyo yung Taiwan vlogs ko, ang daming kwento nung Taiwan na yun. So, ngayon, parang revenge travel, mag-Hong Kong tayo. I think ito na yung pinakamaikli kong duration, international travel. Kasi parang 3 days lang tayo. Parang 2 whole days lang talaga for each country. Kasi, ano eh, parang nilaban ko lang talaga na, ano, na makapag-travel. Kasi nga, ano eh, parang feeling ko, hindi ko na-maximize yung Taiwan travel ko. Although marami naman kami napuntahan, tsaka masarap yung pagkain. Don't get me wrong, I love Taiwan. Babalik ako mga, siguro pag winter na. Kasi mas maganda nga daw siya pag winter. Tsaka masarap pagkain. Ayun, so ngayon, we're going to Hong Kong and Macau. And we are flying through Cathay Pacific. Ayun. Ano to? China. Oh, hindi tayo dyan. Ayun lang. Medyo maraming nangyari dun sa Cathay Pacific right na yun. So, story time. Dumating ako dito sa airport, mga 2:15. So, nagbayad ako ng travel tax. And then, by 2:30, nakapila na ako dun sa check-in counter ng Cathay Pacific. Sobrang haba nung pila. As in, sobrang haba. Wala ako dun sa mismong block ng, di ba yung, usually ito yung mga check-in counters, tapos may katapat siyang linya. Wala ako doon, nandun pa ako sa labas. So, yung line nakaikot, nakasnake siya. So, bago ako makarating dun sa loob, syempre mahaba pa. Ayun, so nakapila ako doon ng tagal. And then, parang mga isang oras na yata ako nakapila. May mga sumingit na puti. So, hindi ko galing mamahiya. Pero, mahiya kayo sa mga sarili nyo. Kung si...
So ayun, binobroadcast, delayed daw yung flight namin. Ano ba yan? Kaya nga ako nag-Cathay Pacific, ayoko na mag-Cebu Pacific kasi delay. Di ba ka ganun pag may Pacific na delay? So ayun, mabalik tayo sa kwento ko. So itong mga puti na to, parang isang family sila. Sumingit sa pila, tapos yung nahiya siya. Okay lang naman te, wala nang problema. So ngayon, yung parang mga yung airport security. Ewan ko, wala silang nagawa. Yung ground staff ng Cathay Pacific, wala silang nagawa, parang okay lang. Ang dahilan nila kasi daw, yung isa dun sa apat na yon injured daw yung braso. Eh nakita ko naman injured naman, yung parang family sila eh. So nanay, tatay, tsaka yung dalawang anak. Okay, sure. Injured yung nanay. So bakit kailangan lahat sila nakapila? Diba? Maiintindihan ko kung yung nanay injured, tapos lahat yun puro minor. That's okay. Diba? Pumila sila doon, okay lang. Eh hindi eh. Yung the other three, they're all adults. They can line up. They can fall in line just like everybody else. Tapos, hindi sila nakipag-coordinate sa airport security na dapat i-escortan sila kasi nga meron silang injured. So basta na lang silang pumila, tapos ayaw nilang umalis. So, di syempre, mainit na yung ulo ko. Sabi ko, kapal ng mukha na to, ha? Sabi kong ganun. Tapos, etong kata, hindi nila na-handle ng maayos yung ano na yun. Hindi nila na-address yung concern na yun. So, ayun. First time flying ko with Cathay Pacific and it's not so good experience. Tapos eto na, di, ang tagal, ang haba-haba ng pila. Oh my gosh, eto sila guys, dumadaan, ayan. Pero hindi ko i-videohan kasi hindi tayo nang shame dito sa channel na to. So, nakwento lang natin yung naging experience natin. Pero nandyan sila dadaan, kung makita nyo sa screen, oh, edi makita nyo. Nakapal ng muka. Tapos, hindi naman sila injured lahat. Ayan, tapos eto na, di, ang tagal-tagal, no? Parang, ang tagal bago naka check-in kasi syempre pag nagkatay Pacific ka parang ano eh kasama na yung 23 kilograms na check-in baggage. So parang i-assume mo na lahat ng tao dun sa plane merong check-in baggage. So lahat yun pipila dun sa check-in counter. Te, ang tagal. Tapos ano na ha, parang 4 o'clock na, nakapila pa ako doon. So imagine mo, from 2:30 to 4 o'clock, nakapila ako doon. Tapos yung mga palakang sisingit pa. Oo, sumakit sana dyan niyo. Pero yun nga, mabalik tayo doon. Tapos, 4 p.m. na, nakapila pa ako doon. Tapos may immigration pa. So pagdating ko ng immigration, syempre mahaba rin yung pila. Thankfully, wala naman tinanong sa akin sa immigration. Mabilis lang doon sa immigration. Bali, ang tinanong lang sa akin, sinong kasama mo? Yun lang. Walang family, walang friends, wala. Chinek lang yung mga tatak ko sa passport and then ayun na. Tinataka na, tapos malis na ako. Mabilis lang talaga ako sa IO. Matagal lang talaga yung pila. Tapos habang nakapila ako for final security, yung ground crew ng Cathay Pacific, may hawak na siya nung ano, yung parang yung flight yung flight number na tinatanong na sino pa yung mga kasama sa flight na to, tara na po, ganyan. Tapos, pinalusot ako dun sa ano, sa linya, pina-overtake ako kasi nga, ang flight ay 5:40, ano na yun eh, 5, almost 5 na yun eh. Time now is 5:05. Tapos, dito na, pumasok na ako. Pagdating ko dito sa boarding gate 108, tinanong ko yung katay, sabi ko, tinanong ko yung ground crew uli nila, tinanong ko, sabi ko, anong oras yung boarding? Sabi, 5:20 daw, nakalagay sa boarding pass ay 5. So, 5:20 na daw kasi delayed daw. So, ayun. So, naranasan ko na nga yung mahabang pila. Ay, hindi pa ako mahalis ng bansa, pagod na yung hita ko. Sobrang haba ng pila. Sinitan pa ako ng mga palakang yun. Tapos, pagdating dito, delayed pa. Parang mas na-stress pa ako dito kaya sa Cebu Pacific. Kasi nung lumipad kami ng Pataiwan ng Cebu Pacific, ang fear talaga namin, talagang sobrang scared kami na, oh my God, parang madedelay, ganyan. Pero hindi, sobrang on time yung Cebu Pacific nung time na yun. Katay, do better naman, mga sis. Yun lang. And so sana wala nang mangyaring mga etches dito sa flight natin na to. Enjoy na lang natin, okay?
Hello everyone. So finally boarding na tayo. And so it's not all pangit naman dito sa Cathay. Meron din silang good points. Kagaya halimbawa nitong style nila ng pag-board. Very strict sila sa kunyari, parang row 60 to 76 lang po, ganyan. Or and then 40 to 59. Ganyan. Medyo strict sila sa pag-ano. And kapag ka hindi ka dun sa row na yun, hindi ka pa talaga pwedeng mag-board. So ngayon, eto pa po na tayo sa plane. First time natin. Again, first time natin sa Cathay Pacific. Sana hindi ko makatabi yung mga sumingit kanina sa pila kasi... Pero okay naman na ako. Hindi na ako galit. Eto, check.
So yun guys, we just arrived here in Hong Kong, and after you alight from the plane, so sasakay kayo ng tren papunta ng immigration. So dito yung dadaan. Yan, sabi yung next train in 10 minutes. Hello everybody, it's now 10:30 and nakarating tayo dito around 9:30. So ngayon, andito tayo sa Hong Kong. Sumakay ako ng Airport Express, tapos bumaba ako sa Hong Kong Station. Ngayon ilipat ako sa 2-in-1 line kasi yun yung line papunta ng Tsim Sha Tsui. Okay, so ayan. Ayan ang way. So I think tama naman yung nilalakaran ko. Nakalagay naman yung ano, 2-in-1 line. So it's color red. Hindi ko alam kung ano yung red because I'm colorblind. Pero I think I know this walkalator all too well. Sa dami ng napanood kong vlog ng mga dumaan dito. So familiar na. Ayan. So pagkatapos nito, kakain tayo. Mamaya na tayo mag-story time pagdating sa hotel. Hindi kasi ako nakapag-video kanina kasi natataranta ako eh. Pag natataranta ako, naguubad ako. Kaya dapat relax lang ako. So mamaya, pag nakarating na ako sa hotel, sana bukas pa yung hotel ano. Kasi may message yung hotel through Agoda. Tapos sabi mag-reply lang daw ako doon. Nag-reply ako, tapos hindi pa sila nag-reply. But malalaman natin doon. Update ko kay guys. And finally, nakarating din tayo sa Chungking Mansions. Alam nyo, parang ang liit na ng mata ko kasi papikit na talaga yan eh. Ayan. So, dito tayo sa Chungking Mansions. Ayan sila. Sasakay na. Pero ibang floor kasi yan. Dito tayo. Ayan. Diyan tayo. Ito kasi, I think, yung nasa right side ay odd numbers. Yung nasa left side ay even numbers. So, dito tayo. Dahil 10th floor tayo. Ayun o. Okay. So, ayan. This is Chungking Mansion. Ta-da-da-da-da. So, bumili ako ng rice meal dito sa 7-Eleven. Tapos, ang cute ko pa lamang ma-microwave nun. Sabi niya, microwave, microwave. Sabi ko, yes, microwave. Yung pala, ikaw pala mag-microwave. So, ayan. So, tama. So, sana tama yung ginagawa ko. Sana napindot ko talaga siya. Kasi walang ilaw eh. Ayan. I think okay naman kasi nag-pop yung, ayan, nagpa-pop na. So, I think tama naman ginawa ko. So, ayun nga mga B, nakarating tayo dito sa Hong Kong. So, dito tayo naka-check-in sa may Chungking Mansion. And, ang oras ngayon ay 12:35 ng madaling araw. Kanina sa airport, antok na antok ako eh. Pagdating ko dito, nawala yung antok ko. Kaya sabi ko, sige nga, buba muna ako, mag-ikot-ikot lang ako. Eh, ayan, mag-ikot-ikot tayo. Eto, yun pala, yun. Ewan ko kung nakikita nyo yun, pero yung kantong yun, that's Peninsula Hong Kong. Itong katabi, this is Sheraton. Yan. Sheraton yan. So, hindi tayo dyan naka-check-in, syempre.
wala pa tayong pera para mag-check-in tayo sa mga ganyan. So ngayon, puntahan natin yung ano, tignan lang natin kung bukas pa yung Avenue of Stars. Dito niya tinuturo yung daan eh. Pero tingnan natin kung tama ba, kung makakarating ba tayo. Oh, ito pala yung ano, Chimsha Choy. Chimsha Choy, yun ang pangalan ng area na ito. Chimsha Choy. This is the Chimsha Choy Post Office. Ayan. So, umambun kanina. Actually, bumaba pala ako. Pagkatapos ko mag-check-in, bumaba ako. Tapos, bumili akong pagkain sa 7-Eleven dahil nagutom ako. Ito pala yung ayan yung East Chimsha Choy na ano, na station. Saan tayo pupunta? Teka lang, check muna natin ah. So sabi dito, tumawid daw tayo. Hindi, tatawid tayo. Okay. Tatawid tayo. Oh, by the way, sabi sa akin nung Pinay na staff dun sa hostel na ano daw, 12:30 ang last na biyahe ng mga tren. So after that, alas 6 na or 6:30 yata. Parang 6:06 ganun, 6 yata. Alasan ba? Ano, tuwa ako rito eh, kasi pagtingin ko sa map, tinitingnan ko kasi nagdikot-ikot ako kanina. So, pagtingin ko dun sa ano, sa may Manila Pen, sasabihin ko. Sa may peninsula Hong Kong, yung sa palibot niya may ano, may dun sa gilid niya merong Goyard na store. Mabisita nga bukas. Wala pa tayong pambili ng Goyard, pero libre naman mangarap eh. Tingnan niyo ang ganda ng butterfly oh, wait. Oh, hindi, it's Alexander McQueen. Oh. Parang social nga tong area na to, no? Hala, parang nawawala nga tayo. Teka nga. Hala, mga B, social nga talaga yung ano, mga brand dito. Sa lugar na to, sa Chimsha Choy. So, andun yung Goyard, yung pangarap kong bag. Tapos, ito naman yung isang pangarap kong bag. Katabi ng Alexander McQueen. Oh, Loewe. Saan ka? Ha, bakit? Oh. Sosyal. Pang mayaman siguro tong area na to. Dapat lang talaga dito ako nag-check-in. Para magmukha akong mayaman. Hala, paano ba pupunta doon? Ayoko naman magtanong. Kasi nababasa ko sa plano daw mga ano, Hong Kongers. Hindi sila sanay talaga makipag-Inglisan. Ayun, at saka marami ako nabasa na yun nga, ano, mabilis sila, fast pace ang buhay para sa kanila. So, pagkalalakad, pagkababagal-bagal ka maglakad, ayaw nila. Mababangga ka talaga. Hindi ko alam kung nasa na ako, pero sige, lakad-lakad lang tayo. Para ano lang, pampaantok, para pagbalik natin mamaya sa hotel, tulog na tayo agad. Hindi ko naiintindihan kung saan ako lulusot. Pero parang nakikita ko na yung Avenue of Stars. Parang sarado siya ng ganitong oras. Ay, parang walang daan dito, punyeta.